Kumusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates! PBA, ilalabas na ang 1-week game schedule sa pag-resume ng Governor's Cup. At Greg Slaughter, Magnolia Hotshots nga ba ang bagsak o Japan B-League? At good news para sa Barangay Ginebra, Stanley Pringle makakahabol pa ngayong Governor's Cup. Pag-uusapan natin yan mga chong, pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell at pa-support na rin ng ating Facebook page, The Ballers PH, para updated ka! PBA, ilalabas na ang 1-week game schedule sa pagre-resume ng Governor's Cup. Sino-sino nga ba ang maglalaro sa unang linggo? Ngayon nga na maganda ang nagiging assessment ng PBA para sa pagre-resume ng Governor's Cup, ay lumilinaw na nga ang pagbabalik ng Governor's Cup at mas lalo ngang tumibay yan matapos tanungin itong sports analyst na si Kenito Henson patungkol sa pagre-resume ng PBA at ang sagot nga nito ay sa first week of February. At ayon nga sa ating source ay expected nga daw na next week ay ilalabas na ng PBA ang magiging 1-week game schedule ng PBA. Dagdag pa ng ating source ay sa ngayon nga daw ay pinag-iisipan pa nila Kome Marshall kung magkakaroon ng triple header para mahabol ang panahon na nasayang dahil sa pagkakapostpone ng mga laro. Para sa akin mga chong ay magandang magkaroon ulit ng triple header ang PBA at ginawa na nga nila yan noong nakaraang bubble season at hindi malabong mangyari ulit ngayong Governor's Cup. Sa ngayon nga mga chong, ay didepende nga daw sa magiging RT-PCR test ng mga kuponan kung sino-sino ang unang maglalaro sa unang linggo ng pagre-resume ng PBA. At antabayan na natin yan sa mga susunod pa na araw. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Greg Slaughter, Magnolia Hotshots na nga ba ang bagsak o Japan B-League? Ngayon nga na postpone pa rin ang mga laro sa PBA ay nagpapaiwatig nga itong si Greg Slaughter, it's either trade o pagpunta nito sa Japan B-League dahil nagpost nga ito sa kanyang Instagram stories na sinasabing should I stay or should I go na may pa-countdown pa na 10 days. Para sa akin mga chong, ay trade or Japan B-League lang ang option ni Greg Slaughter. At kung matatandaan nyo mga chong, na matagal na nga itong nagre-request ng trade at ang isa nga sa pinaka-interesadong makakuha kay Greg Slaughter ay itong Magnolia Hotshots dahil big man na lang talaga ang pinakakulang sa kanilang kuponan. Pero ayon nga sa ating source ay hanggang sa ngayon nga ay interesadong-interesado pa rin ang Magnolia Hotshots sa serbisyo ni Greg Slaughter. Sa katunayan ay nakahanda na nga ang mga gagawing trade asset ng mga manok para makuha si Greg Slaughter sa Northport Batang Pierre. Sa ngayon nga mga chong, ay ito talagang Magnolia Hotshots ang pinakamatunog na pagbabagsakan ni Greg Slaughter dahil alam naman nating lahat na farm team nga ng SMC itong Northport Batang Pierre at matagal na ngang nagre-request ang mga manok ng quality big man na po pwedeng maibigay ni Greg Slaughter. Pero kung hindi nga trade ang mangyayari kay Greg Slaughter ay mukhang Japan B-League din ang bagsak nito. Dahil nitong mga nakalipas na buwan ay nagpapahiwatig na talaga itong magja-Japan B-League matapos itong mag-post na papunta ito ng bansang Japan. Sa ngayon nga mga chong ay ang pinaka-option lang talaga ni Greg Slaughter ay magpa-trade at kung hindi ay magja-Japan B-League ito. Dahil sa darating nga na February ay mag-e-expire na ang kontrata nito. At ito na nga ang tamang oras at panahon para magdesisyon si Greg Slaughter para sa kanyang basketball career. Kaya tignan na lang natin sa mga susunod pa na araw kung ano pa ang magiging development ng balita na yan. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Good news para sa Barangay Ginebra. Stanley Pringle makakahabol pa ngayong Governor's Cup. Ngayon nga na postpone pa rin ang mga laro sa Governor's Cup at ang target date ng PBA na pagre-resume sa darating na February ay wala pang kasiguraduhan kung matutuloy talaga ay magandang balita nga ito para sa Barangay Ginebra at kay Stanley Pringle.
Kung matatanda nyo mga chong, na isang beses nga lang nakapaglaro ngayong conference, itong si Stanley Pringle sa Barangay Ginebra. Dahil nagkaroon nga ito ng meniscus tear injury sa kanyang kaliwang tuhod na naging dahilan kung bakit hindi na ito nakitang naglaro sa Barangay Ginebra. Pero may napakagandang balita ngang dumating para sa Barangay Ginebra fans. Dahil ayon nga sa ating mga trusted source, ay sa ngayon nga daw ay maganda ang pag-recover ni Stanley Pringle sa surgery sa kanyang tuhod at nakakakalahati na nga ito sa kanyang therapy. Dahil nakakaisang buwan mahigit na nga itong nagte-therapy sa kanyang tuhod. At maganda nga daw ang kinalalabasan niyan. At kung patuloy nga daw ang magandang pag-recover ni Stanley Pringle, ay ang pinakamaaga nitong pagbabalik sa Barangay Ginebra ay sa first week of March. Ay balik action na ang scoring machine na si Stanley Pringle sa koponan ni Coach Tim Cone. Yan ay kung walang aberyang mangyayari. Sa ngayon nga mga chong, ay pumapabor talaga ang panahon para sa Barangay Ginebra dahil ngayong tigil at postpone ang lahat ng laro at wala pang kasiguraduhan kung kailan talaga magre-resume ang Governor's Cup, ay nabigyan nga ng sapat na panahon itong Barangay Ginebra na makapag-adjust sa kanilang lineup. Gumawa na nga sila ng hakbang nitong mga nakalipas na linggo para masolusyonan ang pagkukulang na yan. Pero nabigyan na nga din ng sapat na panahon itong si Stanley Pringle na makarecover sa kanyang injury. Para sa akin mga chong, ay malaking kawalan talaga itong si Stanley Pringle sa Barangay Ginebra. Dahil isa nga ito sa pinaka-importanteng player ni Coach Tim Cone. Kasama nga ito sa starting 5 ng Barangay Ginebra. At majority nga sa kanilang scoring last all Filipino conference ay nanggagaling kay Stanley Pringle. Kaya ngayong Governor's Cup nga mga chong, ay kahit maganda ang ipinapakitang performance ng Barangay Ginebra, ay kinakailangan pa rin nila ang kanilang scoring machine na si Stanley Pringle. Dahil kung nandyan nga si Stanley Pringle, ay mas magiging unpredictable ang opensa ng Barangay Ginebra. Dahil mayroon ng Justin Brownlee na magpapahirap sa mga makakatapat nilang kupunan, ay mayroon pang Stanley Pringle na in and out ang laro. Pero kung ako ang tatanungin mga chong, ay mas magandang ipahinga na lang muna itong si Stanley Pringle dahil nandiyan naman si Nards Pinto na kinuha ng Barangay Ginebra para pumalit pansamantala sa iniwanan itong pwesto. Saka na lang muna maglaro itong si Stanley Pringle kapag kinakailangan na talaga at 100% fully recover na ito para maiwasan ang pabalik-balik na injury na magiging malaking problema sa Barangay Ginebra. Ayon pa nga rin sa ating trusted source, ay nasa kalagitnaan na si Stanley Pringle ng weight-bearing therapy. Kung saan ay nakakapaglakad na nga ito ng mag-isa at maganda nga ang assessment ng doktor sa pag-recover ni Stanley Pringle. Sa ngayon nga mga chong, ay magandang balita ito para sa Barangay Ginebra dahil wala nga ang komplikasyon ng nangyari at smooth na smooth ang pag-recover ni Stanley Pringle sa kanyang tuhod. At kapag natagalan pa talaga ang pagre-resume ng Governor's Cup, ay mas magandang balita para kay Stanley Pringle dahil mas lumalaki nga ang chance na makakahabol ito ngayong conference. Ano sa tingin niyo mga chong? Ngayong ongoing at maganda ang pag-recover ni Stanley Pringle sa kanyang tuhod, dapat nga ba itong paglaruin ng Barangay Ginebra once na maging okay na ang injury nito? O wag na lang muna ipilit at papahingay muna si Pringle para masubukan si Nards Pinto? I-comment mo lang dyan sa ibaba at babasahin natin yan. At yun lang muna ang balitang PBA natin mga chong. Huwag kalimutan mag-like, comment and subscribe at pa-support na rin ng ating Facebook page na Ballers PH para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga chong, San Tomas!